Mama. Patawagan lang kita mamaya. Malgambo! Relax ka lang, bata! Oh my God! Ano? Ano nangyari? Hindi! Ano ka? Oh bata! Gising ka na pala! Kumusta ka na? Ayos ka lang? Ang ginawa niyo sa akin, mga hayop kayo! Ano nangyari sa kamay niya? Naipit siya sa sakyan. Paano niya ako mababayaran kung ganyan ang lagay niya? Kung ganyan din lang ang mangyayari, mabuti pang ipakain na lang natin siya sa mga aso. Patayin ko kayo! Dito lang ang pwede mong abutin. Hmm? Alam mo, bata, pinapagod mo lang ang sarili mo. Makinig ka na lang. Alam mo ba na 2 buwan lang ang nabayaran ng apartment mo at lahat ng pera mo sa bangko? Kasama na doon ang kidney mo. Kaya magpagaling ka. Inumin mo to kapag kumikirot ang sugat mo. Mabisa yan. Magpapayaran niyo to? Huwag mo nang balaking takasan na huli. Mahahanap lang rin kita. Bigyan niyo siya ng dextrose para mabilis siyang gumaling. Okay? Gaano pa katagal bago siya makalabas? Taling ko lang, boss. Kaya na uli niya makapaglakad. Okay, ayusin yung pila. Siguruhin niyo mauhuli niyo lahat ang nandyan, ha? Pasok niyo na yan. Mukhang matatagalan sa loob ng kulungan si boss. Dahil sa nangyari, si Seyo at Madam So nagtatago na rin sa ngayon. Umiwas ka na muna sa gulo. Mag-iingat ka kay Dong Shik. Tapos ka na dito? Oo. Tumayo ka dyan. Parating na sila rito. Oh. Ayos dito, ah. Bawal manigarilyo rito. Pasensya na. Ayos lang. Meron ako. Gusto mo bang pumunta sa ibang lugar para mag-usap? Maganda ngayon sa beach. Nagtatago ka, di ba? Nakatali naman ako rito. Ano yan? Para sa'yo. Ang kinita ko sa pagloko sa'yo. Sa'yo na. Ano sabi mo? Sa panloloko ko sa'yo. Daegil, dinaya ka ni Jiang kaya ka natalo sa laro. Ayusin mo ang hati mo. Kailan ka ba huling nagbawas? Ang daya ay nasa paghati ng baraha. Di mo ba alam na pag pinakita ng babae ang panty niya, dadayain ka niya? Si Jerry, nakatingin din siya sa inyo na. Hindi mo ba maintindihan? Si Jerry ang nagpalit na baraha para kay Jiang Dongxik. Dahil sa nangyari, si Seyo at Madam So nagtatago na rin sa ngayon. Umiwas ka na muna sa gulo. Pag-iingat ka rin, Dongxik.
tawagan mo siya. Si Jiang Dongxing. Ngayon na. Papatayin ka niya. Wala akong pakialam. Tingin mo takot ako? Basta tawagan mo siya. Wala akong phone kaya ikaw nang kumawag sa kanya. Ngayon na! Sige na! Dito ba? Nasaan ang phone mo? Alam ko nandito yun eh. Ha? Kasabot ka niya! Makinig ka. Iniligtas ko ang buhay mo. Mga hayop sila. May araw din sila. Huwag mo akong hahanapin. Makikita tayo kung yun ang tadhana natin. Bakit mo ginagawa to? Hindi ko pwedeng hayaan mamatay. Ang mapapangasawa ko, hindi ba? Dahil sa pagliligtas mo sa buhay ko, mabubuhay lang ako para sa'yo. Ay, ano ba yan? Paano na naman ako? Ubus na ang pera ko. Magsasabla pa dito. Eh, ngayon, sigurado panalo ko. Sinasabi ko na eh, akala mo ba may isahan mo kami dito? Sa lahat ng ayoko, yung mandaraya. Teka, ano bang sinasabi mo? Sinaulo ka! Ayos ang siyam na pares. Malamang walong pares na naman sa kanya. O di ba halatang halata ka? Sigurado akong 10 pares ang hawak mo, hindi ba? Tatakas ka pa! Titigun niyo ako! Alam mo ba, kung anong ginagawa namin sa mga nanguhuli naming mandaraya, ha? Hindi naman ako nandaraya! Manong, tingnan mo ang baraan niya. Na magkaalaman na. Kapag 10 pares yan, maghanda ka na mabuhay na isa lang ang kamay. 10 puntos to. Kung ganun, anong sa'yo? Ang sa'kin, 2 puntos lang. Patingin nga ng kamay mo, ang bilis. Ano? Ito ba? Isa na lang ang kamay ko. Hindi nga. Ay, nako. Tayong mga nagsusugal, dapat lang nagtitiwala tayo sa isa't isa. Nasasayang ang laro dahil sa mga ganyang pag-uugali. Tinabangan na ako maglaro dahil sa inyong dalawa. Kayo na lang maglaro dito. Uuwi na ako. Manong! Manong! Ako ba? Bakit? Ano ba yun? Bakit mo ako tinulungan? Bakit tinulungan? Naku, nakakamali ka. Sige, aalis na ako. Pinalitan mo ang braha. Isa ka bang hustler? Kalokohan yan. Simpleng trabahador lang ako na nagtatrabaho sa isang pabrika. Nakakamali ka. Sige na. Anong klaseng pabrika yon? At bakit ko naman kailangan sabihin yun sa'yo? Para sa kaalaman mo, nagtatrabaho ko sa isang pabrika ng mga baterya. Ha? Tumabi ka na nga. Pwede? Kayong dalawa! Tulad ng kanina ko pang sinasabi sa inyo, kahina-hinala silang dalawa. Magbabayad kayo ngayon. Nagkakamali kayo na iniisip, mga pare. Dapat magbuging kayo hanggang sa malumpo. Ay, nako. Mali kayo. Kayo, makinig muna. Salamat sa tulong. Ano to? Bilis, huliin niyo. No, ako. Teka, hindi ko siya kilala. Hindi talaga. Hoy, ikaw, bumalik ka rito. Kapag nahuli kita, malilindi ka talaga sa akin. Hoy, bumalik ka rito. Mauubos mo na mga damit ko. Wala na akong may susuot. Alam niyo, nag-iisip ako. Hindi ka pa ba aalis? Ang sabi mo, saglit ka lang dito. Maging partners tayo. Gusto mo makipag-partner sa matandang kagaya ko? Maganda ang pakiramdam ko. Yun lang. Wala ka na bang uuwian yan? Ay. Wala ka bang tiwala sa akin? Dati ako naglalaro sa Gangnam. Kung gusto mo, subukan mo ako. Ano nangyari sa kamay mo? Wala lang to. Okay. Hatiin mo na. Saan probinsya ka galing? Bakit? May naalala akong tao sa iyo eh. Sino naman? Isang taong may magulong buhay. Nasaan ang ala ko? Ay nako, ayan na naman silang dalawa. Ay, ala ko! Araw-araw na lang sila nag-away na parang wala nang bukas. Ay.
Tingnan mo. Eh, ano naman ngayon? Hustler ka nga. 10 pares. Bilib ka na sa akin? Subukan mong gamitin ang kaliwang kamay mo sa susunod. May mga batang mas magaling pa sa'yo. Nakita mo? Hindi ko na kailangan pa makita. Dahil rinig na rinig ko. Kahit ano pang sabihin mo, natalo kita. Tignan mo ang baraha ko. Naputol ang kanang kamay ko dahil sa 10 na pares. Pero iniligtas ng partner ko ang buhay ko dahil sa 3 puntos. Mahalaga ang bawat puntos kahit gaano pa kaliit. 3 araw ka na sa akin, ha? Nag-iisip-isip ako. Ano ba ang dapat mong isipin? Ba't mo ako turuan? Hindi bilang partners, okay? Ganyan ka ba talaga, kadaldal? Alam mo, ikaw ang secret master ko. Ay, ewan ko sa'yo. Sa ganyan, namamatay ang mga tao sa pelikula. Eh di, maghihiganti ako. Hoy, bubaba ka na dyan sa may bus terminal, ha? Maliwanag ba? Naintindihan mo ba? Ay! Ano ba? Ay, naku naman, ang batang to. Hindi lang mga daliri. Ang dapat na sinasanay mo. Kuha mo. Ay, mag-ingat ka naman. Sabi mo, kaliwang kamay ang gamitin ko. Tumigil ka nga. Palagi kang matatalo kung puro kamay at yabang ang paihiralin mo kapag naglalaro ka. Ano gusto nyo pa ako gamitin ko? Ang gamitin mo. Matuto ka magbasa ng tao, hindi ng baraha. Kapag ginawa mo yun, malalaman mo ang iniisip nila. Kayang hulaan ng mga hustler kung ano ang... Ah! Huh? Ay, kapag tinamaan ka nga naman ng malas. Ay, masamang balita, boss. Kailangan ng palitan lahat ng gulong. Kung hindi, baka mamatay kayo sa aksidente. Kapag nakakita sila ng bibiktimahin, umuurong ang labi nila papasok kapag nakangiti. Eh, luma na rin pala. Kapag nakataas sa mga kilay nila, siguradong tinitignan nila hanggang saan kakakagat sa inaalok nila. Malamang, aabutan ko ng 5,000. At kapag hindi sila makatingin ng diretsyo, nagsisinungaling sila. Pero para sa'yo, boss, 4,000 na lang. Pero alam ko na ang tungkol sa mga yan. May iba pa ba? Pakitingnan naman ang gulong ko. Iba pa? Sige ba? Ang mga mata, hindi yan nakakapagsinungaling. Lumalaki ang mga itim nito kapag maligaya ang isang tao. At lumiliit naman kapag ayaw nito nakikita. Simple lang, di ba? Teka, sandali nga. Kung alam mo palang niloloko ka niya, bakit pumayag ka pa rin sa gusto niya? Hindi ako naloloko na kahit sino. Ay, ano ba yan? Aba, kumusta kayong lahat? Anong balita? Yung wax na lang hinihintan natin. Ayos lang, huwag mong madaliin. Aba, naglalaro ba kayo? Marunong ka mag-udori? Teka, sandali lang. Hindi kayo pwede umalis. At bakit naman hindi pwede, ha? Kanina pa tapos yung laro, hindi ba? Gusto ba ng tip? Ba't mo isipin gusto kong manghingi ng tip? Pakinig ka. Taasan natin ang pusta. Maglaro pa tayo. Ay, hindi naman ako nagsusugal. Nako, ayoko. Ay, nako. Malaki na ipatalo mo, pare. Ganun talaga ang buhay. Minsan panalo, minsan talo. Magaling tong pamangkin mo, ha? Sinuwerte lang ako. Pwede bang makairam ng lighter? Paano ba bigasin yung Dio? Do. Paano katulad pala ng ano? Oo, tama. Teka, kulumis yung baraha. Ha? Baka may nagtago sa inyo ng baraha, umamin na kayo. Ah, hindi maganda yan. Dapat walang daya sa laro. Itas nyo mga kamay nyo. Wala, sige, itas nyo. Iikot nyo mga palad nyo. Wala? Wala sa inyo? Kung ganun kumibot kayo, sige. Igiling nyo pa. Wala? Baka nasa ilalim ng mesa. Sino ninyo? Baka nalaglag sa sahig. Ay nako, wala ata. Kung ganun mo, kubili na tayo ng bago. Sige na, bumili. Hindi naman ako nanalo ng malaki. Ba't pinatawag nyo ako uli? Sige, maupo ka. Dito ba kami maupong dalawa? Oo. Oh. Hindi ba... Sa itsura natin ngayon, parang na-set up lang tayong dalawa. Ha? Nagbibiro lang ako kayo naman, oh. Masyado kayo seryoso. Wala naman sa upuan yan, kundi sa kung paano ka maglaro, di ba? Ah, saka pala, may kotseng inaatak sa labas, ha? 6, 7, 8 ang plaka. Alam nyo na ba? Ano ba yan? Dapat puntahan yung dagat. Takbo, bilisan mo. Uncle, pwede ba ako maupo doon? Aba, syempre naman. Wala naman sigurong CCTV camera sa paligid natin, hindi ba? Walang visual ang kamuan. Malas yata ako ngayong araw. Oh, masyadong tuyo ang hangin sa kwartong to, ha. Pwede ba ako magbukas ng humidifier? Lagi ko itong dala kahit saan, eh. May sore throat ako kaya importante to sa akin. Subukan nyo rin to.
Maganda may humidifier. Teka, bakit nakahawak kayo lang sa tenga nyo? Isang libo. Tataas ko. 2,000. 4,000. 8,000. All in ako. Okay. Call. 8 pares. Teka lang. 9 pares. Sigurado panalo na tayo ngayon. Tada! Kumusta na kayong lahat, ha? Aba, ang daming pera niyan, ha? Baka mapapalaban tayo ngayong araw. Umupo na kayo kahit saan niyo gusto. Baka naman gusto niyo pa kami lumipat. Bago pa lamesa na to? Pero bago tayo magsimula, ha? Pa-charge muna ako ng cellphone, ha? Ay, dapat ginawa mo sa bahay na, Angel. Pasensya na. Hugutin mo na kasaksak na yun at i-charge mo phone ko. Sige na. Isa na lang ang kidney mo. Kaya pilitin mong ilumin yan. Dapat malusog ang isang hustler. Kailan mo ba ako tuturuan ulit? At tigilan mo na nga yung paninigarilyo. Ay, hindi ba dapat doon tayo naglalaro sa mas malaking pusta? Akala mo ba magaling ka na dahil natalo mo ang mga mokong ngayon? Isa siyang hustler at tatalo siya. Sino ang hustler doon? Yung lalaki may maliit na mata. Ganito ang mata niya, tulad ng sayo. Madaling mababasa ng kalaban ng mata mo kapag malaki ang mga yun. Noong nag-uumpisa ako, malaki rin ang mata ko gaya ng sayo. Kamukhang kamukha kita noon, maniwala ka. Parang hinubog ang mukha natin. Hindi nga. Bakit di ka makapaniwala? Lumiit talaga ng kusa ang mga mata ko. Sabihin mo, tumatanda ka lang. Sino matanda? Napakalino pa ng paningin ko, no? Ano yun? Maraming salamat, Mr. Go. Aba, humusay ka sa pag-arte, ha? Hindi naman po. Magaling ang bago niyong partner, ha? Estudyante ko ang batang yan. Ganun po ba? Isang karangalan to, sir. Ako po si Dark Knight ng Ansan. Basta kailangan nyo, handa ako laging tumulong. Sige, maraming salamat sa'yo. Magustuhin mo pa sa trabaho, ha? Sige po, salamat. Biyaan sana ang kamay mo ng mga hari ng Baraha. At ang sa'yo rin. Ayos. Sa buhay natin, ang mga kaaway nagiging kaibigan. At ang kaibigan nagiging kaaway. Nakuha mo? Master. Ano yun? Nire-respeto kita. Ang batang to. May dalawang klase ng tao sa pagsusugal. Ang panalo at ang mga talunan. Ang pagsasalita, hindi kinakailangan. Tama yun. Dahil pera at barahang nagsasalita. Ang importante? Ang maging masaya sa laro. Tama! Napakaganda ng araw na to. Halika, maglaro tayo ng baraha. Saan maglalaro? Kung saan tayo dadalhin ng mga baraha? Gusto ko yan! Pero sinasabi ko eh. Stop! Sige, tignan natin. 2 beses sa 8 puntos na nakuha ko. Hindi ba? At saka 3 beses ako nag-go sa laro. Hindi ba 5 beses ako nag-go kanina habang hawak yung mga hari? Kailangan nyo talaga yung bayad sa akin! Tama siya! Natalo tayo ng bata kaya kailangan magbayad tayo. Ano ba naman yan? Ano May tanong ako, Master. Ano yun? Kunwari, kailangan mo maglaro ng nakaubat. Pero, kailangan mo rin magtago ng isang baraha. Anong gagawin mo? Kakainin ko yun. Ay, gawain sa plastic, kaya hindi pwede. Walang hindi kayang kainin ng isang hustler. Gusto kong maging hustler, hindi maging aso. Nasubukan mo na ba yun? Bakit ko gagawin yun? Hindi naman ako aso. Oh? Hoy! Pabalik ka rito! Patapo ka pa, ha? Hoy! Ano yung problema, no? Tagasak nali! Bakit nyo? Jerry! Degil, ikaw pala. Kumusta ka na? Ayos lang. Ganun ba? Bro, may kailangan na akong puntahan. Kaya mauna na ako sa'yo. Ayos lang. Sasama kita. Huwag na ano ka ba? Ay!
Ano pa bang gusto mo? Pwede ba lubayan mo na ako? Paano mo nagawa sa akin yun? Ano ba sinasabi mo? Kung ganun, tinatanggi mo ba ngayon na ibinenta mo ako kay Jiang? Eh, ano naman kung binenta nga kita? Itinuring kita, kapatid! Ay, Degin, sino ba niloloko mo? Hindi ba't ikaw mismong bilang hustler? Marami nang niloko at binentang tao? Nagpasalamat ka ba sa akin nung ipasok kita sa trabaho sa kumpanya ni Boss Jiang? Naging maganda ang buhay mo dahil sa akin. Naging paborito ka ni Boss dahil sa akin. Pero hindi ka ba na nagpasalamat? Hindi lang ang rason. Talaga bang hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob? Kung binenta mo talaga ako sa kanila, dapat marami ka ng pera ngayon. Bakit parang mas mahirap ka pa sa daga? Dahil ibinenta din ako sa iyo sa kanila. Ano? Si Seo ang mastermind na lahat lang to. Siya na plano na lahat. Kaya babagsak ang negosyo ni Boss. Anong sabi mo? Hindi seta para kay mismo ang nangyari. Kundi seta para kay Boss at sa ating lahat doon sa kumpanya. 400,000. Ipatalo niyo pa ito. Gawin na natin ang plano. Kapag pumalpak tayo, magsimula na kayo magtago. Ikaw na, Daigil. Chief Seo, may dala ka bang lighter? Paano si Miss Wu? Hindi mo ba makita? Umpisa pa lang niloloko ka na ng babaeng yun. Mahal mo ba ako, Daigil? Daigil, patawarin mo ako. Naalala mo ba yung mabaing kalaro natin? Nalaman na lang tinulungan kanya. Master, labang ko ito mag-isa. Babalik naman ako kung kapampi ko ang swerte. Okay, tumaya na kayo naman! Sino ka? Siraulo! Para sa iba pang mga pelikula, bisitahin ang playlist ng Netflix na nasa link sa kanan. Hoy! Ano ginagawa mo? Teka lang! Tingnan mo nga naman, delivery boy. Ikaw ba ang boss dito? Naiiwan mo ba sa buhusan ng respeto mga bata? Ilan taong ka na ba? Bitiwan niyo siya. Nasa si Mina. Mina? Si Mina ba? O si Gwangsu? Hindi ko alam kung nasan siya. Tinatanong ko kung nasa si Mina! Sinabi ng respeto ka! Nasa si Mina. Si Mina. Bibilin ko siya. Uy! Wala na akong pera! Mahal kong Gwangsu, makilig ka! Dumating na ang prinsipeng magliligtas sa'yo! Hoy! Hoy! Tumabi nga kayo. Itigil nyo na muna yan. Magsisimula ng main event. Simulan nyo na yan! Bilisan nyo naman! Tagal naman! Sige na! Ano ba? Sige na! Pumunan lang kamay yan! Makinig kayo mabuti sa rules ng laro. Isang beses lang kayo maglalaro, walang second chance. Kung sino mananalo, sa kanya mapupunta ang karapatang hawakan ng patalim. Ang isang kamay nyo ay pupusta nyo. Mas exciting kapag ganun, di ba? Pag nanalo ka sa larong to, sa akin ang pera mo, pero may iuwi mo naman ang babae. Kaya lang, kailangan pa rin hiwain mo ang kamay niya. Kapag natalo ka naman, may iwan dito ang babae. Kompleto ang dalawang kamay. Pagkatapos ay babawasan ko ang utang niya sa akin. Sa totoo lang, marami pa siyang dapat bayaran. Kapag nanalo ko, sunugin mo yan. Humiwa ka muna ng kamay. Nasisiraan ka ba? Sinabi kong huwag mo na akong hanapin. Sa'yo ang buhay ko, nakalimutan mo na ba? Matatalo ka sa larong to. Magtiwala ka sa akin. Pangako, sabay tayong aalis.
Ay, nakakakilig naman kayong dalawa. Sa totoo lang, nagsiselos na ako. O sige, huwag na natin itong patagalin. Nang malaman ng taong bayan ang resulta. Ladies first. Siyempre, Paris! 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 Ang babae isa lang ang kamay, hindi na maganda. Hindi ba tama ako? Talo ka na, bata. Gusto mo na. Walang kwentang tao. Walang kwentang maraya rin na kinumbuha. Uy! Ang galing! Walang yaka. Mas mahalaga pa sa'yo ang sarili mong kamay kaysa sa babaeng mahal mo. Tumahimik nga kayo! Akin ang kontrata niya. Hiwain mo muna ang kamay. Huwag kayong makialam! Balik sabi! Uy, ano ba? Ay, naku, ayaw! Huwag ituloy! Niloloko mo ba ako? Sabi mo hiwain ko ang kamay. Akong bahala kung kaninong kamay ang hihiwain. Akala mo ba maloloko mo kami lahat dito, ha? Bakit? Hindi pa ba sapat para sa'yo ang ginawa ko? Bigyan mo ako ng sigarilyo. Mga walang galang! Alam niyong bawal manigarilyo dito! Nakalimutan mo lighter mo. Magaling ang ginawa mo, bata. Pwede mo nang isama ang babaeng yan. Pero bayaran mo muna ang interest. Anong interest na sinasabi mo? Relax ka lang, Wang Su. Oo, nabayaran mo na siyang sa utang mo. Pero hindi ka pa nagbabayad sa akin. Bayaran mo na ngayon ang utang mo sa akin. Dahil sa pagwasak mo dito sa puso ko, nagmamahal sa'yo. 500,000 lang. Ayos na ako. Wala na kaming pera. Eh di magtrabaho na lang kayo rito. Kaso anong trabaho magagawa mo? May sugat na ang kamay mo. Katawan na lang niya yung bigay mo. Ito ang pera. Kunin mo yan. At hayaan mo na sila. Aba, hindi ba't ikaw si Mr. Go? Sabi nila sa mga probinsya ka na lang daw naglalaro ngayon. Alam mo ba sabi ng uncle ko? Kapag nagpakita ka roon ulit, pwede na namin putulin ng isang kamay mo. Hindi mo ba nabalitaan yun? Kulang ang pera mo. Idagdag mo ang laman ng lahat ng ito. Lalampas pa yan. Pakawalan mo na sila. Ayoko nga. Ha? Hindi marunong sumunod sa usapan na may-ari na pasugalang ito. Hmm? Diba? Wala na pupunta dito kung walang respeto sa manlalaro ang may-ari. Tama, sir. Hindi naman nakatarong man yun. Dapat hindi yan. Sumunod
to eh. Kakaloko. Anong secret code? Sa tingin mo ba makakalimutan ko yun? 1, 2, 3, 4. Sige na. Tayo na. Mama! Kulo-kulo ko to? Kuha na lahat eh. Tara. Tara. Dalawang araw na siyang tuloy-tuloy na natutulog. Sa totoo lang, hindi siya para sa mundo ng mga hustler. Hindi rin kayo. Bagay sa mundong to, Master. Tama ka. Hindi nga ako para sa mundong ito. Kung ganun, bakit kayo naging hustler? Dahil wala na akong ibang mapuntahan. Ito lang ang tanging alam ko. Ako nandyan. Noong araw, may tatlong makasaysayang hustler dito sa bansa. Si Pyong mula Busan, si Jack Gui mula Kyongsang, at si Agui mula Jola. Nalaglag mula sa Rumaragas ang tren si Pyong. Si Jack Gui naman, naputulan ng tenga dahil kay Agui at ngayon nakatira na lang sa isang nursing home. At si Agui... Hoy, gogwang na yun. Huwag na huwag mong kakalabanin si Agui. Isa siyang demonyo sa larangan ng pagsusugal. Isa pa, pinutol ng estudyante ni Pyong ang isang kamay niya bilang dante. Ito lang tadhana nating lahat. Kung hindi ka titigil, mas lalo ka lang mamalasin. Hmm? Ano nangyari sa estudyante ni Pyong? Nakakuha niya ang Hands of God. Yun lang ang katapusan ng pagiging hustler. Nang hawak na niya ang pinakamagandang set ng baraha sa pinakamalaking laro ng buhay niya, tumayo siya mula sa lamesa at iniwan niya ang pagsusugal habang buhay. Kaya nga kung sa tingin mo siya na ang babaeng pakakasalan mo, bakit hindi mo iwanan ang pagsusugal? Ang sarap nito, ah. Kumain ka pa. Kumusta ang kamay mo? Nasaan na pala yung kuya mo? Nasa kulungan siya. May pinatay siya dahil sa akin. Gusto mo ba marinig ang buong kwento? Ayos lang. Ayos lang kahit hindi. Lagi naman na tayo magkasama eh. Sino may sabi? Hindi mo naalala? Sabi mo mahal mo ako. Kailan naman? Nung inalis mo yung kutsilyo sa kamay ko, yun ang sabi ng mata mo. Hindi nagsisinungaling ang mga mata. Kung ganun, pakinggan mo ang kwento. Natatandaan mo pa si Wang? Ipinakilala niya ang kuya ko kay Ghost. Kaibigan ko nga pala, boss. Ako po si Gwang Chul. Nasa si Ha Gwang Chul? Ilabas niyo na siya. Bakit ba kayo dito nagtrabaho? Pumunta ako sa lugar na yun para sunduin ang kapatid ko. Tigilan niyo na ang kapatid ko! Yun ang unang beses na nakita ako ano ni Jack. Ano ba yan? Palabasin niyo nga! Babae yan! Sige na! Pagkatapos nun, ipinadala nila ang kapatid ko sa isang trabaho para kumuha ng pera kay Dr. Wang. Uminom ka muna bago ka bumalik. Sinetap ng mga hayop na yun ang kuya ko. Maraming salamat, sir. Salamat. Ang inosente kong kapatid. Ang buong akala niya. Kasalanan niya ang lahat. Pagbalik niya kay Ghost, binugbog nila ng sobra ang kapatid ko. Hanggang sa halos hindi na siya makalakad. Doon na sila lumapit sa akin. Ang sabi ni Jiang Dongshik, basta magsuot lang ako ng magandang damit at makipaglaro ng bara sa mga lalaki, mababayaran ko na ang utang ng kuya ko. Pero hindi ganun ang nangyari sa akin. Ilang beses nila akong ipinagamit sa mga lalaki hindi ko kilala. Hindi sinasadya ng kuya kong patayin si Wang. Nadala lang siya ng galit niya. Marumi na akong babae.
Humanap ka na lang ng iba. Hindi ko ipagpapalit ang babae nagligtas sa buhay ko. Hindi pa ako mayaman. Siguradong hindi magiging madali. Basta gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Simula sa araw na to, magbabago na ang buhay mo. Kasama ako. Gusto kitang halikan. Ibinenta mo siya? Ano? Hindi ba't ibinilin kong alagaan mo ang babaeng yun? Sa akin siya. Ay, ganito na lang, Mr. Jiang. Hanap na lang ako ng mas magandang babae na magpapasaya sa'yo. Ganyan na ba talaga kahina ang kokote mo para hindi mo maintindihan kung ano sinasabi ko sa'yo? Hindi mo naman ang talino ng angkel mo. Hmm? Isara mo na ang negosyo mo at magtrabaho ka na lang para sa akin. Bilang aso. Maganda mga mata mo. Alam mo ba yun? King Gura. Yes, boss. Tawagan mo si Dr. Huang at tanungin mo kung kailangan ba niya ng donor ng mata. Masusunod po. Dapat mahanap mo siya bago ako manahalian bukas. Okay. Bumalik na kayong dalawa sa Busan. O kaya naman, bumukod na lang kayo ng bahay. Ay, dahil sa akin, naubos ang lahat ng perang inipon mo para sa retirement mo. Dito lang ako kasama mo. At paano mo naman gagawin yun, Aber? Wala masyadong Chinese restaurant dito. Pero naman. Magtayo tayo. Ano? Si Mina at ako magluluto. Ikaw naman ang magdi-deliver. Ayos ba? Narinig mo, seryoso ba siya? Degil, pinapatawag kayo ng boss ko. Nakapagbayad na kami sa inyo, di ba? Pasensya na kayo, pero gusto talaga kayo makita ng boss ko eh. Sino siya? Tumakbo na kayong dalawa. Gusto ni boss na sumama na kayo sa akin ngayon din. Halika rito. Mahilig ka ba sa manok? Degil! Sige na. Sige na, bilis! Bilisan mo! Bilis! Sir! Sir, baka sir, tulungan nyo kami! Kasi may lalaking humahabol sa amin! Sasagdan niya kami! Alisa! Bakit ayan! Tumakbo! Hoy! Bawal pumasok dito! Tignan nyo ginawa niya sa kasama ninyo! Gagawin ko lahat. Tulungan niyo kami!
Master! Oh, ay Diyos, Master! Pag-ibig. Kayong dalawa ni Mina. Master, ano bang sinasabi mo? Hindi ka po mamamatay. Master! 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 Anim na buwan din? Naging abala ako, kuya. Nabalitaan ko na lugi si Ghost at nagtatrabaho na siya para kay Jiang ngayon, tama ba? Mahiligan lang ako sa dumi. Ikaw ba may gawa nun? Nahanap mo na ba ang kaibigan mo? Delikado ang balak niyong gawin. Mas delikado kung hahayaan lang natin sila. Ibibigay ko ang number niya. Ang pangalan ng kaibigan ko ay Warren Cho. Dalawang buwan na lang, tama? Pagpasensya mo na sana ang kuya mo, bunso. Kapag nakalabas ka na dito, kuya, pakasalan natin ang mga mahal natin at mabuhay na normal. Magtrabaho tayo na marangal. Pagkatapos, maglalaro lang tayo ng baraha tuwing Pasko at bagong taon. Ipangako mo sa akin mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala, kuya. Isa akong hustler. Kumusta si Daigil? Ang sabi ng kuya, magaling mag-set up ng tao si Warren Cho. At ang partner niya si Clyer mahusay naman sa pagbubukas ng mga locks at kung ano-ano pa. Pwede nating itigil ang plano. Kung ayaw mo sawayin ang huling habili niya sa'yo. Hindi si Master ang ipaghihiganti ko. Huwag kang mag-alala. Dahil to sa manok na hindi ko nakain. Sa totoo lang, hindi talaga ito ang linya ko. Dati akong umaarte sa teatro nung kabataan ko. Pamilyar ba kayo sa Hamlet ni Shakespeare? Kahinaan, hindi pa't babae akong pangalan. Ay, Player, bakit ba ayaw nitong gumana? Malaki ang utang na loob ko kay Guang Chul. Iniligtas niya ang buhay ko. Munti ka na maghahasa at iniligtas ka niya. Oo, tama yun. Pero muntik lang naman. Anong schedule natin ngayong buwan? $5 million kapag natapos ang trabaho. Bukod pa sa bonus na ibibigay ng investor. Bibigyan din namin kayo ng tig 1 million. Pero may posibilidad na tumas yun. Narinig kong mas gusto nyo ang thrill kaysa pera. Bakit di mo kagad sinabi yan? Sino, kailan at saan ang magiging setup? Manalo ako! Tulad ng sinabi niyo, baliw na baliw sa sugal ang babaeng yun. Wala siyang pakialam sa renta o sweldo ng empleyado. Basta makapagsugal. Talunin nyo siya gamit ang dahil sa set na to. Ayan! Kina ko! Yun ang hari! Stop! 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 Ayoko na! Ayos! Anong susunod? Alisan mo lalo ng pagkain ng taong nagugutom. Flyer? Nanakawan ako! Isang linggo palugit lang! Ay, kung hindi ka lang talaga malakas sa akin, Misong. O sige. Salamat! Babayaran ko ng doble ang interest. Pangako, dito na papasok ang ace player, si Mina. Ah, Mr. Cho, kumusta na kayo? Madam, anong ginagawa niyo rito? Ay, ano pa nga ba? Namimili ako. Kumusta ang negosyo mo? Sino naman siya? Sulit pa rin ang dati. Isang spoiled brat na hindi marunong sa sugal. Ayaw na ayaw niyang natatalo ng ibang tao. Tatlong pares. Apat na pares. Ay, malas naman. Palagi na lang siya nananalo. Malamang may mga CCTV sa paligid. Call! Itataas ko. 20,000. $30,000. Kung ganon,
50,000. 100,000. Dadagdagan ko pa na. 300,000. Payag ka sa collateral? Basta hindi ang katawan mo. 9 pares ang sakin. Ay, 8 pares lang itong hawak ko. Teka lang. Tingnan mo kung gusto mo. Oh, imposible yun. Balato ko na to. To be or not to be, money is the question. Ophelia, nasan ka? Hanggang dyan ka lang, lapas tangan! Heto ang pera! Umuulan ng pera! Ayos! Gawin niya natin ang susunod! Ay, baka isang araw, makita niyo na lang akong palaboy-laboy sa daan. Ganun din ako. Pasensya na kayo. Magpapatalo na ako sa susunod. Sa 1 linggo na ulit, okay? Paano ba ako mananalo sa laban sa isang pro na kaya mo? Amateur lang ako. Pero magaling din siya. Basta practice lang. Bayaran nyo na lang ang balance kapag titira na kayo rito. Nakuha nyo ang unit na to sa magandang presyo. Hindi mahirap matutunan ng golf basta prosigido. Sa susunod natin laro, tuturuan kita, okay? Now, sige. Magkita na lang tayo. Mula ako sa Interpol. Kilala niyo ba to? Naintindihan ko, Mr. Min. Honey, bakit siya umurong ha? Nahalata niya tayo. Pinigyan na natin ng pera at oras ang taong yun. Paano na ang kondo natin? Hello? Kumusta ka na, Chief Seo? Oo. Nabasa ko ang message mo. Sige, asahan mo ako. Bye. Ayos. Liars! Ay, naku, ingat naman. Honey, pahingi naman ako ng basahan. Tapos naman ang lighter mo. Honey, ano ba ang natapon? Pasensya ka na talaga. Ay, ang pantalon mo. Eto, pasensya na. Pulisan natin. Ay. Ah, salamat. Bakit ka kasi umiyong ng kape bago maglaro? Oo nga, huwag mo nang ilagay ito sa tabi mo. Ay, sana hindi yan mag-picture. Blue stripes para sa 1 puntos. Red stripes, 1 puntos. 3 pares. 4 na puntos. 3 puntos para sa blue stripe. Pwede kang manalo dyan. 1 go. Talo na ako. Kayong 2 na lang ang naglalaban. x4 ang puntos ko kung matatalo kayo. 1 go. Malas talaga. Ay, alam ko kapag natalo na ako. Ay, naku naman. Pasensya ka na talaga. Masama ito. Ang malas naman nun. Magbaba ka ng 1 card. Wala na akong may tira. 2 go. Lucky charm ko ang 1 to. 3 go. Ilang puntos lahat? Huh? 4 na hari, 5 ibon, 3 hayop, 1 stripe, 12 junk cards, at 3 go. Lahat yun ay 28 points.
224 points dahil natalo ko kayo. 1,792 points dahil wala akong hawak na number cards. Doble para sa 3 go, 3,584 points lahat. Kay Mr. Cho, 3,584 plus 1,792. 5,376 times $50. 2,688,000. May tanong pa ba kayo? Hindi ba 200,000 lang yan? Nasaan ang 2.5 million ko? Pakiusap, buntis ang asawa ko. Hindi matutuwa ang uncle ko kapag narinig niya to. Hello, uncle? Pwede ka ba umakyat sandali? Babayaran kita. Mr. Cho, ang pinto. Kumusta na kayo, Seo? Mrs. Song, mukhang pumayat ka. Maraming salamat. Magkano lahat? Kasama ang barya? Siyempre, hindi. $2,688,000. Kayong dalawa, makakalabas na kayo. Honey. Salamat po. Mata sa mata ang ibabayad niya. Yan ang sinabi mo, hindi ba? Dr. Wang, ikaw na ang bahala sa kanila. Mr. Gorgan, pwede ko rin bang uli ng bata sa sinapupunan niya? Huh? Masiyahang! Basta makabayad sila ang dalawa. Pag-iusap! Huwag ang anak ko! Masiyahang! Huwag! Pag-iusap ako! Asawa ko! Parawan niyo na! Pero bakit? Hindi mo na ako kailangan bigyan ng mga ganitong bagay. Nararapat lang bigyan ng diamante ang magandang babaeng katulad mo. Ah, sandali lang. Yes, hello? Oh, nandito pa ako. Madali lang yan sa akin. Pero bakit ako? Ikaw lang ang may kaya nun. Walang lalaking makakahindi sa'yo. Sayang naman, pero meron na akong tinatrabaho ngayon. Ay, masyadong maliit ang diamanteng yan. Hindi bagay sa kamay mo. Bakit? Gaano ba kalaki dapat? Ikaw ang bahala. Malaki ang ipinagbago mo. Kung ganun, payag ka na. Maglaro tayo ng truth or dare. Minahal mo ba ako? Buong puso. Hanggang ngayon pa. Hindi kita maintindihan. Bakit naman? Kayang-kaya mo naman tong kuning mag-isa. Pero bakit kailangan mo pa ang tulong ko? Kasi masyado malaki ang perang yun at natatakot ako magkamali. Gusto ko lang sana humingi ng tulong sa isang taong maraming karanasan. Hindi pa't ikaw ang kilalang hustler ni si Jiang Dongxi? Hey, Ghost. Huh? Lumabas ka muna. Sige.
bakit hindi mo na tayo uminom sa labas? Masyado lang seryosong usapan. Sino ang nasa likod mo? Ano? Nasa likod ko? Ah, si Hamdi Igil siguro. Narinig ko ang ginawa niya kay Mrs. Song at sa mag-asawang So at Seo. Mabilis kumalat ang balita rito. Malamang ginawa niya yon para ihanda ang pera laban sa akin. Huhulaan ko ang inutos niya sa'yo. Puntaan mo si Jiang Dongshik at alamin mo kung saan lugar niya tinatago ang lahat ng pera niya. O ayahin mo siya sa isang laro. O hindi kaya, akitin mo siyang ibigay sa'yo ang lahat ng pera niya. Pwede ka ng writer ng pelikula, Mr. Chang. Ayoko sa babaeng maikli kung manamit. Makakalabas ka na. Hindi na siguro kung magkano ang dala mo. $5 milyon ang nabawi mula sa warehouse na pagmamay-ari ng negosyanteng si Jiang Luo. Hihingi ng tawad. Ang buong kapulisan ay isa na ang manhan para sa kanya. Ng mga pasugalan ni Mr. Jiang. Maganda siya. Ilang taon na siya? Salamat sa tulong mo, Miss Wu. Hindi ba't babe ang tawag mo sa akin? Paalis na ako dito. Kehyo. Sumama ka na sa akin. Babayaran kita ng malaki basta ikuha mo ako ng passport palabas ng bansang ito. Kung hindi mo kayang hanapin si Hamdi Igil, kahit si Miss Woman lang, wanted na ako ngayon, kaya tatawagan kita ulit, okay? Paalam. Bakit hindi nila sinasagot ang tawag ko? Ay, keka? Sarase. Anong meaning nun? Sa Barcelona ako nasasabihin. Bakit ngayon ka lang tumawag? Bakit nga kaya? Ano sa tingin mo, bata? Dali mo rito ang pera kung hindi papatayin mo silang dalawa. Bilis mo, di ba? Tumahimik ka, nasa sila. Ang pera. Tignan nyo. Akin na sila. Ah!
Pera muna. Magkita tayo sa gitna. Ayos lang kayo? Teka! Kumuha ka ng tubig! Bilisan mo! Dali! Tubig! Nagsasalita ka pala? Mongolian tong supplier. Nagreklamo naman, tignan daw siyang mamatay ngayong araw. Huwag ka mag-alala sa akin. Kailan mo ba nakuha ang lisensya mo? Wala akong lisensya. Salamat, Chang. Dapat lang sa kanilang dalawang nangyari. Ito ng passport mo. Walang sabit yan. Magaling. Anong oras tayo, Alice? Akala mo ba ganun ang kanaliyon? Mukhang tumutuwa kayo sa paligid ko, ah. Gusto niyo ba siyang patayin? Kayo nang bahala. Teka lang, miss. Kulang to kung papatayin namin siya. Dagdagan mo naman ng konti. Thank you.
Pakiulit niyo yung sinasabi mo. Hindi ko kasi narinig. Sigurado ka bang kaya ng uncle mo yun? Kung sigurado ka, puntahan na natin siya ngayon, hindi ba? Teka, hindi ba magse-celebrate muna tayong dalawa? Tagumpay ang plano mo. Sa susunod na lang, mas masarap uminom sa Hawaii. Sawang-sawa na ako sa alak ng bansang ito. Kung ganun, ito na muna ang inumin natin. Cheers. Cheers. Nalaglag ang bata. Mauna na po ako. Itapon mo ang basura bago ka umalis. Huwag mong kalimutan. Sino naman siya? Ang estudyante ko. Magaling ang kamay niya sa paghawak ng baraha. Tandaan mo ang mukha niya. Siya ang maghahari sa mundo ng sugal balang araw. Bakit amoy laso ng perang to? Napanaluna ko yan sa sugal, Uncle. Oh, sige. Tingnan natin kung malalaso ng kuritos din nila mo! Magkakaroon tayo ng bisita. Teacher, may bisita po kayo. Ghost? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat na tinatanong ko niya ang Gwangchul. Hindi ba dapat nakakulong ka? Isara mo na lang yung bibig mo at ilabas mo si Jiang Dongxi. Binabastos ako ng dalawang to sa harap mo. Hindi ka ata nila nakikilala, Angke. Alam mo bang sinabi na niya ang gusto kong sabihin sa'yo? Isara mo na lang yung bibig mo. Malayo siguro ang pinanggalingan niyo. Maupo muna kayo at mag-relax. Isipin yung bahay niyo na rin ang bahay ko. Ah. Ano ba ang pakay niyo rito? Nandito ako para patayin si Jiang Dongxi. Si Jiang Dongxi? Ang basura ng Gangnam? Isa sa bawat 10 taong kilala ko ay gusto rin siyang patayin. Pero bakit mo naman siya hinahanap dito sa bahay ko? Napanalunan mo ba ang perang yun? O ninakaw mo? Idadamay mo pa ako sa gulong pinasok mo. Nasaan na ngayon si Jiang? Malamang patay na. Hindi siya ang tipo ng tao na kaya mong patayin. Alam niyo, sa tingin ko, hindi na natin siya dapat hanapin. Aba, ang galing ng timing mo. Alam mo ba ang walang ginawa mo? Huh?
Ikinagagalo ko po kayo makita. Ako po si Jang Dongshik. Paumanhin po sa bala. Master Agui. Malikayang pagdating, Jang. Hindi ba't nagkakilala tayo sa iyo 10 taon na nakararaan? Natatandaan niyo pa po pala ako, Master Agui. Ano ang pakay mo ngayon dito? Hindi sinasadyang nadala na pamangkinin niyo ang bag ko. Nagsisunungaling siya, Uncle. Napanalunan ko yun mula sa matabang baboy na yan. Babawiin ko ang bag ko at aalis ako ng tahimik. Sino may sabing aalis ka? Papipilitan akong patayin ang pamangkinin niyo. Akala mo ba natatakot ako sa mga sinasabi ng isang walang kwentang baboy na gaya mo? Mahiya ka nga sa balat mo. Umakit ka rito kung hindi pa kami tapos sa loob ng 5 minuto. Okay. Ang gusto ng batang to ay patayin ka, tama ba? Eh, ikaw. Gusto ko makuha ang pera. At lahat ng laman loob ng lalaking yan. Nakakatakot naman yun. US dollars ang kailangan mo para makalis ka ng bansa, tama ba? Ate, ang nalakitaan ko yun. Hindi ko yan kailangan. Hindi ko na nga alam kung saan ko ilalagay ang mga pera ko. Ganito ang gawin natin. Kahit anong problema sa sugal, maayos rin sa sugal. Kung sino man ang mananalo, sa kanya ang lahat ng pera. Sa simulat sa pool, sa akin ang perang yon. Kinuha ko na yun sa'yo, kaya sa akin ang pera. Sa'yo na ang pera. Ang gusto ko lang makitang patay si Jack. Hindi lang naman pera ang nakataya. Pati na rin ang mga ulo natin. Hindi ba't mas maganda yon? Kung sino man ang mananalo sa larong ito, pwede niyang patayin ang kahit na sino kung gusto niya. Iniisip mong papahayag na lang kami. Ito na ang magiging huling laro niyo lahat. Mukha namang ayaw niyo na makita ang isa't isa pagkatapos nito, hindi ba? Bakit kami magtitiwala sa'yo? Ako na ang maglalaro para sa pamangkin ko. Kapag natalo niyo ako, pwede niyo kaming patayin dalawa kung gusto niyo. Pero alam kong gusto ni Jang ang mga larong may mas malaking jackpot. $1 million bawat player. Bakit? Masyado yung maliit? Gawin natin 2 million. Kung wala kayong pera, magdala kayo na isa pang player. Makukuha ng panalo ang lahat at ang matatalo ay mapupunta sa impyerno. Hindi ba? Nakaka-excite? Kailan at saan ito mangyayari? Nagmeryenda na ba kayo? Hindi ko akalaing darating ang araw na manghihiram ka ng pera sa akin. Huwag ang tataka. Hindi mo magugustuhan kapag nagalit ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Salamat dito. Galingan mo. Kung hindi, sigurado kakatayin ko mabahin ito. Kaya kong talunin si Degil. Alam mo kung paano siya mag-isip. Tingin mo ba mag-isa siyang pupunta? Kailangan mo ang tulong ko, Jang Dongshi. Kung matalo mo na ako, patayin mo na lang ako kaysa iwan mo ako dito. Pasensya ka na hindi kita nasundo nung lumabas ka. Huwag na huwag ka nang babalik doon, Kuya. Pangako, Kuya, sa'yo. Kuya, huwag ka na makialam dito. Hayaan mong protektahan kita. Ano pinag-usapan niya ni Degil kanina? Wala yun. Usapan lalaki lang. Kahit hindi mo nabayaran yan, basta makabalik ka lang ng buhay. Maraming salamat po. Gusto mo bang basahin ko ang palad mo? Mabubuhay ka na matagal, kung di ka na magsusugal.
araw sa inyong lahat. Tayo na. Alam na ba ng mga babae kung ano ang mangyayari kapag natalo kayo? Ano naman yun? Hindi mo pa alam. Mahilig humiwa ang isang to at siya naman mahilig manakal. Ano mas gusto mo? Basta ba huwag kang iiyak kapag natalo ka na? Hindi mo ba nakikitang baliw ako? Matapang ang isang to. Kung ang batang yan ang baliw, ano naman ang tawag sa'yo? Kailangan ba talaga namin magpakilala isa-isa? Dati ang tawag sa akin ng mga tao ay babe. Pero ngayon mukhang bruha ng pangalan ko. Dinala niyo ang baliw at ang bruha sa laro natin? Okay. May gusto ba kayong sabihin bago tayo magsimula? Maghubad tayo. Ano? Sigurado ako may plano kayo magtago ng bara sa damit nyo, kaya para maiwasan yun, maglaro tayo ng walang suot na damit. Walang problema sa akin yun. Pero paano naman ang mga binibini? Walang sisiyan pag natalo kayo, ah. Di na tumatayo ang sayo, di ba? May condition din ako. Gamitin natin ang mga ito sa laro. Alam kong mamarkahan niyo ito gamit ang mga kuko niyo. Bakit naman kami susunod sa'yo, Manang? Bakit ilantaw ka na ba? Alam naman na mas bata ako sa'yo. Ba't ka nagagalit? Heto ang resibo ng barahan na yan. Kabibili ko lang yan kanina. I-check niyo pa isa-isa. Kung ayaw niyo maniwala sa sinasabi ko, magpabili na lang kayo ng bagong baraha sa iba. Ay, ang init naman dito. Gamitin na natin ang mga to. Wala nang oras para bumili ng bago. May iba ba kayong gusto? Sabihin niyo na. Isang kamay lang ang gagamitin natin sa laro. Para wala makapandaya. Kaliwang kamay lang ang pwedeng gamitin. Kahit ano pang gamitin niyo, isang kamay, dalawang kamay, o kahit mga paa ninyo, wala akong pakialam. May gusto pa ba kayong idagdag? Biro na lang ang kulang. Ikuha mo siya. Ngayong nasabi na natin lahat ang gusto natin, maging malinis at matapat tayo para maging maganda ang kalalabasan ng laro. Alam nyo na ang mangyayari kapag nandaya kayo. Buong braso ang putulin natin. Para sa mga mandaraya. Braso para sa mga tao. Leg naman ang para sa baboy. Tingin nyo ba sapat na yan? Smith & Wesson 38. Ito ang nagpabaldado sa kamay ko. Walang manonood sa inyo. Labas sa mga di kasali. Opo. Opo. Ano pang hinihintay nyo? Ngayon lang ako maglalaro ng kubat. Tatanggalin ko rin to. Mag-umbisa na tayo. Seven points. Eight points. Eight pair. Sorry. Buisit ka talaga. Five thousand. 9 points. 3 pair. 2 na lang. 10,000 ako. 10,000. 50,000. 100,000. 400,000. Magkano ang kailangan para makita kong bara mo? Maglagay ka pa ng 400,000. Sa'yo na yan. 6 points. 7 points. 2 pair. 3 pair. 1 pair. 10 pair. Ang takaw ng baboy ngayon. Nakikita mo ba ang mga baraha? Magpalit na tayo. Magbukas ka na ng bago.
Pwede po, wag ka ng manigurilyo. Sumasakit ang ulo ko. Ano ba ang isang hustler? Palagi mong tandaan na ang isang hustler ay mayroong mata sa mga kamay, tenga sa mata, at ilong sa mga tenga. Pero wala naman ako makita. Ano bang sinasabi nyo? Ang mga mata ng hustler, ang pinaka-espesyal sa lahat. Mag-focus ka nang makita mo ang dapat mong makita. Pasa ko. $10,000. Si Agui, 1 at 4, 5 points. $20,000. Si Jong Tong Shik, 3 pair. $100,000. $100,000. Ano si Jong Tong Shik? $200,000. $200,000. $300,000. Bayaran mo para makita mong bara ako. Kolo ko, 3 pair. Four pair. Bakit? Tingin mo nandaya ako? Hindi po. Siyempre hindi. May bayad ang pandaraya. Nakalimutan niyo na ba? Manood kayo mabuti. May papakita akong nakakatuwang magic trick. Ang baliway nagpass. Dahil 9 points lang ang hawak niya, hindi ba? Ikaw naman na may 7 points. Tama ba? Wala pa ba kayong napapansin kakaiba? Tingnan naman natin ang hawak ng bruha. 6 at 7. May mahika yata ang ginawa ang bruha. Lumabas ka muna at maghintay. Malapit na kaming matapos. Hindi ako nakaisip yan. Si Jan na lang bigay sa akin ng mga baraha. Hindi ba ikaw nagutos sa akin na gawin ko yun? Sabihin mo sa kanila. Tegel! Tegel, tulungan mo ako! Pakiusap Tegel, maawa ka. Mahayop ko yun. Papatayin ko kayong lahat. Tandaan niyo yan. Ipakita mo sa amin ang salamin mo. Magbaba ka ng taya at ipapakita ko sa'yo. Magkano naman ang hihingin mo? Para makita nyo ang salamin ko, itaya nyo ang tig-isang mata nyo ni Hamdi Egil. Ipapakita ko pagkatapos. Ba't namabalo na talaga yung baboy na to eh? Kung matatalo ako sa larong ito, pwede nyong gilitan ang leg ko. Tsaka nyo tignan ang salamin. Marunong ka makipagsukal, Jiang Dongshik. Sige, itataya natin yan. Kung tunay kang hustler, bata, hiwain mo ang leeg niya gamit ang baraha mo. Pwede niyo bang lakasan ang boiler? Ambag ko para sa gas. Itapon niyo ang mga barahang yan. Dali niyo rito ang barahang ginagamit niyo. At lakasan niyo ang boiler. Six points. 8 points. 5 pair. 9 pair. Pasa ko. $5,000. Pasa ko. $100,000. So yun na. $1,000. Narinig kong tinuruan ka ni Go. Tama yan. Nabanggit ba niyang dumumi siya sa pantalon? Nang saksakin ko ang kamay niya? Ha? Anong sinabi mo? Posible palang sumunod ang isang tigre sa isang daga. Gusto mo bang matuto sa isang tunay na hustler? Tama na ang satsat at tumaya ka na. Paano kaya kung ayokong tumaya?
Pasa ko. Kung anong natutunan mo sa dagang si Kuwang Riol. Ano yun? Ano ba ang ginagawa mo, ha? Bakit mo inilagay ang kamay mo sa underwear niya? Wala siyang ginawang ganun. Maupo ka lang. Kung ayaw mo mawala ng kamay. Ay, may nagtatanong ba na opinion mo? Narinig ko ang pagkuha mo ng pangatlong baraha. Buksan mo ang kamay mo. Ba't ako makikinig sa'yo? Putuloy natin ang kamay niya kung ayaw niyang pakita. Masaya ka na? O ano? Ayos na? Teka, may isa pa. Huwag kayong gagalaw kung ayaw niyong mahiwalay sa kamay niyo. Sigurado akong binigyan mo ako ng 9 pair. Jiang Dongxing. 8 pair ang akin. Binalak mong manalo gamit ang 10 pair, tama ba? Akala mo ba maluloko mo ako ng ganun? Umabot ng alak sa ulo mo. Ilagay niyo ang mga taya niyo. 1,000 bilang panimula. Itataas ko yan. Itinataya ko ang ulo ko at lahat ng pera ko na meron kang 10 pair. Itinataya ko ang ulo ko at lahat ng pera ko na merong bara sa loob ng underwear niya. Ubarin mo ang suit mo at siguradong may malalaglag dyan. Anong itataya mo? Paano kung wala? Masasabugin ko na lang ang utak mo. Pagsisisihan yung bagay niya to. Lang. May sinabi sa akin si Guang Riol. Ano naman yun? Hindi ba't ang bumaril sa kamay mo? Estudyante ni Master Pyong? Sinasabi mo bang kilala mo si Connie? Pamangkin niya ako. Buksan mo. One point lang. Tinalo ng 1 point ko ang 10 pair mo. Patay na ngayon ang matanda. Alam mo ba ang mangyayari kapag pinagubad mo siya? Gawin mo. $10 million para sa isang strip show. Manood ka mabuti. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Patay na rin ang baboy. Tapos na ang larong to. Kuya, kunin mo na ang pera.
Bakit? Ano yun? Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera ko. Barilin mo sila. Nababaliw ko na ba? Huwag mo nga akong utusan. Akala mo ba hindi ko kayang gawin? Anong gagawin ko, Angel? Ibaba mo ang baril. Nanalo sila. Pero may malaking atraso sa akin si Connie. Ang pamangkin niya magbabayad nun. Kamay ang barilin mo. Naipatalo mo rin ba ang tangal mo sa laro? Barilin mo! Ah! Ah! Papatayin kita! Papatayin kita! Kuya, dumiyan ang kamay ko. Walang kahit na sino sa inyo ang kaya makabatay sa akin! Papatayin ko kayo! Papatay ko kayo lahat! Ginagawa mo, kuya? Kukunin ko na para sa sarili ko ang perang to. Lumayo ka. Ay na lalaking nagpakalat ng halos $1,000,000 sa kalsada ng Gwangju kahapon. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis na biktima ng pamamaril si Ha Gwangchul at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kainin mo itong sopas. Nang araw na yon. Ha? Tatlong baraha ang hawak mo. Saan mo yung itinago? Kinain ko. Heto. Para sa'yo. Kumusta na si Mina? Ayos naman po.
Bunsop, mahal na mahal ka ni Kuya. Natanggap namin ang liham na isinulat ni Kuya bago siya mamatay. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko. Sundan niyo ang mga pangginawa ko para kunin ang munting regalo ko sa inyong dalawa ni Daigle. Maging sapat na sana yan para masimulan niyo ang bagong buhay niyo ng matiwasay. Nalaman namin ang katotohanan na kaya niya ginawa ang lahat ng yun ay para protektahan kaming dalawa ng kapatid niya. Namatay siya para sa kinabukasan namin ni Mina. Sa biyahe kami, pabalik sa Seoul. Bigla na lang, may ideyang pumasok sa utak ko. Magagawa ko bang iwan ang buhay na to? Alam mo ba kung anong Hands of God?